Magkakasamang nakinabang ang mga pastor at leader mula sa North Philippine Union Conference Territory sa kanilang pagdalo sa Global Disciple Making Evangelism Training na idinao sa Baguio City. Sa ilalim ng Total Member Involvement Initiative, natutunan nila doon ang mga bago at napapanahong paraan ng discipleship at pag-ebanghelyo na kanilang magagamit sa patuloy na pangunguna at paglilingkod. Si Mike Daniel Subala para sa Balitang May Pag-asa. Mga kapatid ay hindi nila naunawaan kung anong ibig sabihin ng pagsamba. Hindi rin nila naunawaan kung ano ibig sabihin ng pakikilahok sa gawain. Kaya nga, dito sa Baguio City, isinagawa ang Global Disciple Making Evangelism Training para sa ating mga church leaders sa bawat headquarters ng Adventist Church dito sa Luzon. Dinaluhan ng aabot sa 200 na mga delegado na binubuo ng mga pastors at mga core group ang nasabing pagtitipon upang mabigyang pansin ang nasabing alalahanin may kinalaman sa pakikisa ng bawat Seventh-day Adventist sa disciple making. Para ma-increase, mapadami ang mga kapatiran na ma-involve dito sa gawain ng pagsasaksi. At mapadami din yung mga retention ng ating iglesia. At sila ay makikilahok sa gawain ng Panginoon Diyos at may handa sa malapit na panating ng ating Panginoon Jesus. Kaya ang paglunsad nito ay naririto ang ibinigay ng GC na booklet para sundan natin. Nagdala ang nasabing pagsasanay sa mga dumalo ng pagkilala sa gampanin ng bawat isa sa pagdidisipulo sa magitan ng Global Disciple Making Evangelism at Total Member Involvement. Madiin na ipaniliwanag ang mga ito sa mga sessions at workshops na pinangunahan nila Pastor Joe Orbe Jr., NPUC Data Privacy Officer at Pastor Rilino Urbi, NPUC Sabbath School Director. Pinagpala naman sa mga devotional messages ang mga dumalo sa mga mensaheng hatid ng mga naimbitahang mga pangulo ng lokal na misyon at komperensya. Sina Pastor Efraim Parulan na mula sa Adventist Church Headquarters sa Gitnang Luzon at Pastor Max Gadalig na mula sa Adventist Church Headquarters ng Cordillera. Tampok sa nasabing programa ay ang paghahayag ng pinakasukdulang layunin ng nasabing pagsasanay na inihatid ni Pastor Segundino Asoy. To have to be like him, you have to be submissive to him because we need to copy the character of Christ because Christ is the only perfect example that our church will grow. Tiniyak namang babaunin na mayamang karanasan ang nasabing pagsasanay kaya inaasahang ito ay ipapatupad sa bawat Adventist Church Headquarters sa Luzon. At isang malaking tulong ito sa mga bawat missions and conferences dahil naririto ang mga core team namin na silang magbabahagi na mga programang ito sa mga distrito. It will surely help our pastors to do their primary work, and that is to make disciples. And we intend that this plan or this initiative will be implemented in our mission field. Ang pagdidisipulo ay isang malinaw na ebidensya sa pagiging sabik ng isang Kristiyano sa pagbabalik ni Kristo sa ikalawa. Kaya kaibigan, inaanihan kang makilahok sa panukala ng Global Disciple Making Evangelism. Global DMI Disciple Making EMBC! Naghahatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Baguio City, ako si Mike Daniel Subala para sa Hope Today, NPUC News.